kapag po natin ang bawat isa sa inyong pagkakahari. Siya po ay ang inyong pangarap. Sabi nga ni puro pangarap. At least so tayo magsimula sa pangarap. At least may bahagi ho na ito yung inibig. Of course, there is mayroon pa rin ang paglalakbay para yung pangarap na yan ay matupad. Pero napakahalaga po yung pangarap. Pero at this time, what is the difference between this? Ito pong ating ginawang pamamaraan na gumawa kayo ng isang project proposal. Ito po kasi ay grupo. Groupings na pagbubuo. Kasi napakahalaga. Kasi maaari nga kayo may pangarap, pero kapag pinag-usapan natin, hindi lamang po sa pag-usapin ng mga dupa, kundi sa ating pagkilos bilang isang sambayanan ng Diyos, we have to dream also not as an individual but also as a group. Kinakailangan natin na yung pangarap ko ay maging katulad din ng pangarap ninyo. Kaya tayo ng grupo, para makita natin na maaari na ito ang pangarap ko, pero ito pa nga yung pangarap ng ating sambayanan para makita natin ay ito yung pagkilos na kinakailangan natin gawin bilang isang grupo, isang sambayanan sa sitwasyon na kinabibilangan natin. Sabi nga si Kusmisan, sabi na natin ay yung lahat ng sinabi niyo po ay tama, pero nais ko lang bigyan ng ilang mga pansin. Kasi sa punto sa nais natin na bigyan ng diin, lalo-lalo na po sa simbahan ng mga duka. Ano itong mga puntos na ito? Yung pangarap na maging bahagi po ng pagkilos ng grupo. Well, sabi nga may mga suliranin na maaaring hindi ito rin ang pangarap ng iba. But we have to find out na katulad ng inyong practice, na ating exercise na ginawa ngayon. May kanya-kanya tayong meeting, pero we would like to come up with one resolutions that is open to all. Yun kasi yung medyo mahirap na yung ating pangarap ay isa na rin ay maging bahagi din ng pangarap ng bawat isa. Kaya paano, yung pangarap natin, may nandunin yung pangarap ko. Kaya doon tayo bubuo ngayon ng isang pagkiyos. Kasi sabi na nabanggit naman yung pura paroko, baka daw hindi kalapit ang hindi. Hindi kadikit. Ay, hindi magtitikit kayo. Bahagi nyo ng pagkiyos. Alam nyo, bilang pare, kapag makikita ng pare, na this is the need of the group. And if he feels and convinced that this must be done, kaya nakita lang din natin kung minsan na i-convince it. Kasi alam po natin, isa po sa restriction namin mga pare ay we move from time to time. Tayo po ay hindi pa namin kami naka-station na kaya hindi namin alam ang sitwasyon talaga. We have only a limited time. For the diocesans, we are 6 years. For the religious, less. So kaya, bahagi yun na kung saan ay makita ko natin, kaya kinakailangan din, na hindi lamang na may kumbinsi lamang ng isang brother o ng isang sister. Ngunit, if he feels and convinced that this is really na naranasan niya sa grupo, hindi lang maaaring isa lang nagsasabi na this is something na kinakailangan natin ng pagkilos. Siguro po, ay maging maliwanag. Pero ito po ay isa sa mga elemento na kinakailangan din natin na pagtugunan. Kaya, sabi nga ako natin, sa Congress may kinatawag tayong lobbying. Ano ba yung lobbying? Tulad ng Alex Bill, naglobby tayo, di ba? We convince people na doon sa Congress na hindi, dapat ipasa ang bill na yan. O dapat ipasa ang bill na yan. So depende. Ganun din o. Kasi kung sa tingin natin na
yung pare, hindi niya nakita ito, tingnan ninyo, no? Kasi baka may restriction ng pare na kaya hindi niya maipos ito sapagkat maaaring maraming dahilan. So we have also to know his or her right. Oh, his reason, no? Pare mo siya. Bagay na kung sa inyo. Pero napangalaga po, no? Yung pagkilos ng grupo. Kaya pinag-groupings ko po kayo. No? Bakit ang mahalaga yung mga? Dahil nabanggit din po rin yung skills. Well, sa mga formation po natin, talagang tusin po, kasi nga very limited yung ating time. No? We have only 2 days. We have only 2 days. Talagang kasama rito ang skills. No? Na dapat natin na may dagdag na dapat din natin matutunan. May skills po kasama rito, lalo-lalo na po sa pagpag-untayan natin sa bawat isa. Kinakailangan, tama po yun, kinakailangan natin ng bagong pamamaraan ng pakipag-unayan sa bawat isa para makita po natin kung ano talaga yung tinatahak natin sa daigdig na ito. Ang mga nakita po natin, okay, kaya kung ito siyempre, hindi po may binahari, malalalim. No? Napakalalim po yan, tama po yan, nakita natin yung sitwasyon. But ang ano po sa inyo, I would like you to experience what you have experienced here. No? And sana po, ay itong kalinanan na ito ay maging bahagi po ng kalinanan ng bawat parokya. No? Na, ay, kasi kalimitan kasi ang nangyari. Yung kapag pinag-usapan natin yung programa, hindi tayo kasali sa paggawa ng programa. Diba? Usually, binababalan sa atin. No? Ang tindi ng hamon, kakututusin po, hindi lang ngayon. Yun pa doon pa sa charts o doon pa sa last year, the year or the lady, kung tutusin. No? Na kung tutusin ay, we have to be able, pero lalo ngayon. Kasi yung pinupunto ko ng Church of the Poor, ang inaaman po niyang sagot, eh hindi ko na-impus sa inyo sapagkat very limited lang tayo sa natin. Pero, basic ecclesial community. Yun ang pinupunto, basic ecclesial community. At isang pamamaraan ng basic ecclesial community, ano? Ay, kinakailangan kapag buo ng programa, kasama ako. Eh, yun ang napakahirap, no? Napakahirap na pagsama-sama, pwede nang sabihin, ay pato, ngayon na lang ang magbuo ng programa, no? Susunod na lang kami, no? Kumisan ganun yung mas madali, di ba? Pero dito iba, no? Kinakailangan ay kasama tayo sa pagbuo ng programa, no? Pagkasama tayo, kaya po, nais ko kayo na mga experience na kayo ay kasama sa pagbuo ng inyong mga pangarap, no? Ito yung napakahalagang elemento ng ating pagkilos. We have, sabi nga ay, we have to be involved. Kinakailangan mo involved na masada niya, kasama ako dyan. Ka-akibat ako dyan. Talagang, sabi nga ay, I was there. Because I belong to that group, I belong to that parish. Ako ay kasama ng sambayanang Kristiyano, no? Ako ay isang binyagan. Kabahagi ako ng nabanggit na pagkilos. Sabi mo natin, bakit ganito ang nangyari? Kasi nga, ang nangyari ay kuminsan ay ibinibigay lang natin yung problema lahat sa pare, no? Kasi parang kayo lang mag-isip, no? Kasi pare, mahirap kasi mag-isip. Nahirapan ba kayo? Hindi kayo nahirapan. May hindi kayo, hindi kayo nahirapan, no? No? Pero, sino nahirapan? Nasaan kami nang nahirapan sa exercise natin? Hindi, wala naman. So, ibig sabihin, kaya, no? Kaya, no? Kaya. But, itong binigay ko sa inyo is to experience, instead na magsalita ako tungkol sa BEC, I would like you to experience what a BEC could be. Yan po ay katiting lamang ng BEC. No? Katiting pa lamang yan ng BEC. Basic Ecclesial Community. No? Alam niyo, sabi nga ng iba, akala kasi natin gumisa, I could not speak with other priests. No? Pero ako po particular, ako po'y nahirapan. Bakit? Kasi kalimitan, sinasabi ng parokyano ko, pati kayo na lang ang mag-isip.
no? Nung paano kayo nakalimitan eh, paano kayo na lang mag-isip? Hindi nga eh, karapat na kasama kayo eh, no? Kasama kayo sa pag-iisip nung kinakailangan nakabahagi kayo. Hindi pa din. Ang kahit anong sabihin nyo, okay na sa amin, no? Wala nang problema, no? Bahagi na rin nun ang pag-ilos. Kaya kumisan, yun mga pari siguro. Kaya kumisan ay yun ang kanilang pag-ilos. Dahil, no? Kaya pareho, pareho yung hamon. Hamon para sa mga pari, hamon para sa laiko. Kasi nga po, kung yung maalala, sa PCP2, the inclusion of Church of the Poor ay ito yung simbahan na walang mahirap na hindi makapagbibigay at walang mayaman na hindi na kailangan o hindi makatanda, no? So, kaya a two-edged sword, no? A two-edged sword na maging maliwanag mo sa isang pag-iyos natin. Pero ito ay natutuwa, sa mulat sabi nga ako natin, no? Itong karanasan na ipinamamit po natin sa patuloy ng pag-iyos na ito, no? Huwag natin kalimutan kayo. Very powerful yung salita po ni Pope Francis. Do not forget to dream about your family, no? Kasi bakit? Si Pope Francis ay from the Latin America, no? Kung yung maaalala niyo po, saan saan si Pope Francis? Argentina, Latin America. At ano yung Latin America? Third World Country, pero ano pa ho? Yan ang birthplace ng ano? Kasama na rin siya po, no? Kasama na rin siya po, kaya nga yung mga Mexicano na galit sa kanya, ano? Kasi ang sabi niya ay, itong kahapon lamang, ano? Ang sabi niya ay, kasi sabi niya ay, ayaw niya sana na ang Brazil ay maging katulad ng Mexico. Kaya sabi niya ay, the Mexication of Brazil. Nagalit yung mga taga-Mexicano, ano? Pero ang ibig sabihin niya, kasi doon sa Mexico ay halos na may time na na-overrun sila ng mga drug cartels. Ang halos ang papatakpunan ng lipunan ng gobyerno ay ang mga drug cartels. Ang sinasabi lang ni Pope Francis ay ayaw niya matulad ang Brazil sa Mexico. No? Pero hindi lang yun. No? Dama, gawa nung siya po. Kaya, yeah, pero ano ba dahilan? What is ano sa Latin America, sa Brazil? Liberation theology, no? Liberation theology. Ano yun? Ibig sabihin, that is theology from below, no? Kasi kalimitan tayo, dito sa Pilipinas, hindi lang pag-ano kasi tayo ay more on theology from above, no? Kung anong sabi nila, gagawin natin, no? We have also to meet that, no? Kinakailangan din. Kaya parang lang maunawa natin yung salitang ginamit ko ni Pope Francis, no? Na we should not forget to dream, no? Ano nang gagawin nun? We should not forget to dream. Kasi ang sabi na nga, ay ayaw mo ng pag-ano. Kinakailangan pa rin natin ng, sabi mo nga ay, yung paglalabi, no? Ng pag-kilos niya, of course, no? Ay bahagi yun ng pagtugod. Kailan? Ito yung huli pagkakataon na makita po natin na ang tinutumpok rin po nitong Church of the Poor ay ang isang pagkilos na itong mga duka na ito, no? Tayo bilang mga duka ay we are part and partial of the Church. No? Ang solusyon ay hindi lamang pwede manggaling sa isang tao. No? Because the Holy Spirit doesn't work only in one person, no? It can also work through the poor, sa lahat, no? From the grassroots, no? Kaya ito po yung pag-iyos. At sana po yung mga karanasan na ito, isang bahagi ng pagtugon natin para maging bahagi po ng simbahan ng mga duka, no? Makita po natin na maging maliwanag na pag-iyos, no?
Hindi ko naman sinabi na baka pagkatapos ng ating retreat ay sabi na natin ay baka naman kayo ipuro na lang magsuggest na magsuggest. No, we have to work, pero baka nga sabi, baka kayo ma-branded, no? Ma-branded kayo na mga... anong tawag sa mga brand, yung tawag yun? Ang maligalig, no? No, no? Pero that is one part, no? Kaya nga siguro sabi natin, no? Ay isang pagkilos na kinakailangan pa natin i-work out, no? Na yung tayo ay bahagi ng solusyon. Kung tayo ay bahagi ng solusyon, kinakailangan we have to participate in the making of the solution. In the making of the solution. Kaya nung kinakailangan na tayo ay mag-a-attend ng mga meetings, no? We have to attend. Mag-attend tayo ng mga seminar, no? Kasi we are part of the solution, no? We are part of the solution. And we have to feel our presence. We have to make our presence be felt that we are really part of the solution. No? We are part of the solution. So, bagay na kung saan ay inilangin natin sa harapan ng Poong Megapal, ito mga panalangin na ito, may binahagi ito sa atin. No? At, yung pong iba bang mga bagay no, ay ipapahayag po sa ating information katulad po ng mga binanggit po natin ng mga skills, no? Ayan, sabi nga, kung sakali man o na gusto niya mag-retreat at mag-recollection tungkol sa bagay na yan, no? Lalo na ng panahon na yon, o hindi lang sa panahon na ito, ay pwede ko kami makatulong.